Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Naghatid ng tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa Occidental Mindoro na patong-patong ang problema ngayon dahil sa matinding epekto ng El Nino at krisis sa kuryente. Sa iba pang lugar, kanikanyang diskarte ang mga magsasaka para maisalba ang kanilang mga pananim sa gitna ng tagtuyot. Narito ang aking unang balita. Natutuyo na hagdan-hagdang taniman ng gulay sa Mount Santo Tomas sa Tubabanggit. Pati mga imbaka ng tubig, natutuyo na rin. Para hindi masira mga pananim, nag-aangkat na sila ng tubig sa Bagyo kada linggo sa halagang 3,000 pesos para sa 30 dram ng tubig. Paghahatian ito ng 200 magsasaka sa lugar. Kulang yung supply ng tubig namin kasi maraming gumagamit ng tubig kaya ngayong summer kaya kulang. Kulang na kulang. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Benguet, patuloy ang kanilang cloud seeding operations. Apektado na rin ang matinding init ang 4 hektaryang taniman ng kamatis sa Cebu City. Ang dating kasing laki ng kamao na bunga, parang hole na lang daw ngayon. Dahil hindi napasok sa business standard, mahihirapan daw itong ibenta ng mga magsasaka. Kaya para hindi masayang, ipinamigay nila ang abot sa 15,000 kilo sa kamatis. Sa tindi ng epekto ng El Nino na daragdagan ng mga nagdedeklara ng state of calamity, kabila ang Maguindanao del Sur, naaabot na raw sa mahigit 300 milyon pesos ang naitatalang danyo sa mga pananim. Ang Occidental Mindoro, isang buwan ang nasa ilalim ng state of calamity. Bitak-bitak na mga lupa. Sa pagtaya ng pamahalang panlalawigan, halos 900 milyon ang pinsala ng El Nino sa agrikultura. Occidental Mindoro is one of the top producers of onion and palay, resulting to the damage of almost 300 million pesos in onions alone. For palay, the damage due to drought is estimated to more than 5%. Kami po ay isang agricultural province. Kapag dapa ang magsasaka, dapa po ang aming ekonomiya. Bakas ang tama ng El Nino sa Barangay Central San Jose, Occidental Mindoro na pinuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero maliit na bahagi lamang ito nang umaabot na sa 10,000 hektaryang napinsala. Nagdala ng tulong ang Pangulo kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Cash assistance mula sa DSWD, DOLI at TESDA. Mga pampatmakina para sa irigasyon at mga traktora naman ang dala ng Department of Agriculture. Meron din mga bangka para sa mga mangisda at mga freezer para imbaka ng mga huli nila. Sa ngayon, umaabot na raw sa mahigit 1 bilyong pisong kabuang pondong inilabas sila para sa pagtugon sa epekto ng El Nino. We need to conduct further assessment of the situation dahil nasa height pa tayo ng El Nino. We're hoping that by mid to end of May, may umulan. We are now crafting a rehabilitation and recovery plan to be financed under the Quick Response Fund. Isa pang problema ng mas nakararaming taga-Occidental Mindoro, ang mataas sa presyo ng kuryente na pumapalo sa mahigit 20 pesos per kilowatt hour ng singil. Agar ang solusyon ng Pangulo riyan, solar energy. Ang Department of Agriculture, sisimulan na rin daw ang paggamit ng solar energy para sa cold storage facilities at irigasyon sa lalawigan sa susunod na taon. Pero nais din ng Pangulo na i-connect ang Mindoro provinces sa grid. Ang long-term solution is yung submarine cable para makabit na sa grid. Dahil yun ang problema dito, hindi pa nakakabit sa grid. So naglalagay na tayo ng submarine cable para dito specifically for Mindoro. Para yung mga ibang lugar naman na sobrang kanilang meron silang excess capacity na tinatawag, hindi nagagamit, sayang. So yun ang pwede natin paglipat-lipat kung saan ang pangangailangan. Mahigit 100 Chinese militia vessels ang na-monitor ng Philippine Navy sa West Philippine Sea ngayong Linggo. We have been monitoring their presence for the past 2 months. And like what I said, is a fairly constant number. From a low of 33 to a high of 69 on a weekly basis. This upsurge is out of the normal. Hindi naman daw nababahala ang Philippine Navy. Ang pagdami ng militia vessels ng China ay posibleng may kinalaman daw sa pagsisimula ng balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika nitong Lunes. Isa sa mga inaabangan sa balikatan 2024 ang sama-samang paglalayag ng mga barko ng Pilipinas, Amerika at France sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Yuni
QAT. At excellent. Sana yung pinakita na undefeated pa rin na Perpetual Altas sa NCAA Season 99 Men's Volleyball Tournament. 5-0 na ang kanilang win-loss record matapos ang kanilang laban sa San Beda Red Lions. Sa finals rematch na yan, nanaig ang Altas 3-0. Wagi rin ang Mapua Cardinals kontra sa JRU Heavy Bombers. Umabot sa 5 sets ang laban. Sa women's volleyball, panalo ang Perpetual Lady Altas laban sa San Beda Lady Red Spikers. Ang final score, 3-2. 3-0 naman ang Mapua Lady Cardinals laban sa JRU Lady Bombers. Mapapanood ang volleyball tournament live sa GTV pati na rin sa social media platforms ng GMA Sports at NCAA Philippines. 10 araw na buffer stocking ang panukaran ng Department of Agriculture para mapanatiling stable ang presyo ng agricultural products. Approve kaya yan sa mga nagtitinda? Live mula sa Maynila, may unang balita. Si James Agusti. James. Bang, good morning. Pabor naman yung mga nakausap ko na nagtitinda ng sibuyas, mais, maging nabigas dito sa Bloom and Trade Market sa Maynila doon sa panukala na magkaroon ng buffer stock ang gobyerno sa ilang produktong agrikultura. Pero Ivan, kung sakali man daw na matutuloy yan, ay sana raw ay sapat yung supply sa lahat na nagtitinda. Mabibili sa 80 pesos ang kada kilo ng sibuyas ngayon sa Bloom and Trade Market sa Maynila. Bumaba ng 20 pesos kumpara noong nakaraang linggo. Pero may mga pagkakataon na kapag walang makuhang supply ang mga nagtitinda, tumataas ang presyo nito. May hirap ka bumili ng mga sibuyas. Di ka makapamili kasi sobrang mahal, agawan sa kalakal. Ganun. 50 pesos naman ang kada kilo ng mais na dilaw, habang 70 pesos ang mais na puti. Si Aling Marites na mahigit 3 dekada nang nagtitinda nito, kabisado na raw na tumataas ang presyo kapag pahirapan ng supply. October hanggang December, yan, mataas yan. Paano ginagawa niyo? No? Bibili pa rin. Pagkadyagaan pa rin kasi binibili pa rin ng tao kahit mahal. Minsan, 30 isa, 25 isa namin binibenta. 3 linggo na rin stable ang presyo ng bigas na mabibili sa 49 pesos hanggang 58 pesos per kilo, depende sa klase. Sabi na nagtitinda, karaniwang nagiging pahirapan ng supply pagdating ng bare months. Magsisimula yun ng mga October, tataas na. Walang supply, sigurado tataas ang presyo ng bigas yun. Yun ang epekto dun. Mahirapan kami kumuha kung saan kami hahanap. Ilan lang ang sibuyas, mais at bigas sa isinusulong ngayon ng Agriculture Department na magkaroon ng buffer stock. Isa raw ito sa solusyon para mapababa ang presyo ng mga bilihin sa merkado at kabuong inflation. Kapag daw may kakulangan sa supply o mataas ang presyo ng bilihin, ilalabas ang stocks ng gobyerno para maging stable ang presyo. Base sa implementing rules and regulations sa inaayos pa ng DA, 10 araw ang gagawing buffer stocking. Pabor naman dyan ang mga nagtitinda na amin nakausap. Tulong yun kasi mas, hindi tayo mawawala ng mabibilan. Ganun. Mas mura pa natin mabibili sa kanila yan. Mas maganda kita ron kasi baka mas mura maibigay. Ganun. Maganda, di ba baba yung pamimili namin para mabenta rin namin ng maganda. Kumita kami kahit paano. Maganda yun, maganda yung panukala ng gobyerno. Pero siguraduhin nila na sasapat yung supply na naimbak nila sa loob ng 10 araw. Sa dami namin nagbebenta ng bigas. Pero ang grupong samang industriya ng agrikultura o SINAG, itinuturing na problematic ang buffer stocking. Samantala, Ivan, sa ngayon ay pinag-aaralan pa kung gaano karami kada produktong agrikultura yung dapat i-buffer stock ng gobyerno. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Umula sa ilang bahagi ng bansa kahapon. Sa Verac, Catanduanes, nagtagal ng halos 15 minuto ang biglaang pag-ulan sa gitna ng mataas na heat index na naramdaman doon. Malakas na pag-ulan din ang naranasan sa Gumaca, Quezon na tumagal ng halos 20 minuto. Ayon sa PAGASA, ang mga bahagyang pag-ulan sa ilang parte ng bansa ay dulot ng easterlies o localized thunderstorms. Dahil naman sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ang nararanasan pag-ulan sa Southern Mindanao.
Naglabas po ng guidelines ang Department of Social Welfare and Development sa pagpapatupad ng programa para sa mga teenage mothers. Sa tugnay po niyan at iba pang issue, mga kapanayan po natin live, si DSWD Spokesperson and Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po, ASEC. Si Maris po, ito live po tayo sa unang balita. Magandang umaga, Maris. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Unang-una po sa lahat, ASEC, gaano po ba kalalana ang problema sa teenage pregnancy sa bansa? At ituturing po ba nating nakakaalarma na yung levels nito? Well, Maris, kung matatandaan, in 2019, nagkaroon nga ng report ang Commission on Population and Development na nagsasabi na in that year, no, meron tayong 1.2 million na mga minor-led households or families with young parents. At ito nga ay nakita natin na may impact doon sa growth ng ating bansa, nakaka-apekto rin doon sa kalagayan ng mga kabataan, lalong-lalo na nga dito sa ating mga teenage moms. And this prompted the national government agencies, particularly the members of the Human Development and Poverty Reduction Program, to come up with social protection programs that will help address ano po itong concern na to. In fact, nagkaroon nga ng kautusan, this is the Executive Order number 141 series of 2021, na nagtatag bilang pambansang prioridad yung pagpapatupad nga po ng mga hakbang upang tugunan yung root cause ng pagtataas ng bilang ng maagang pagbubuntis, and of course mobilize government agencies para mag-participate doon sa social protection program para sa mga batang ina at kanila pong mga anak. ASEC, may ginawa po akong report kaugnay nito kamakailan lang at sinasabi nga po na mas pabata pa ng pabata. As a matter of fact, hindi na nga po teenage pregnancy yung tawag, child pregnancy na nga po, dahil yung iba mga as early as 10 years old. Ganito na po yung sitwasyon. Marami pa po ba kayo namamonitor na ganito kabata yung nabubuntis din? Well, of course, ang Department of Social Welfare and Development ay nakikipagtulungan, no, Maris, sa ibang ehensya pa ng pamahalaan to monitor yung cases ng teenage pregnancies. Mm-hmm. Now, on the part kasi of the DSWD, we are focused on yun, dun sa social protection, and of course, yung contribution natin on advocacy, particularly in preventing nga po cases of children or teenage pregnancies. Mm-hmm. Speaking of programs and advocacies, ito pong programa ninyong Protect Teen specifically. Paano po ba ito makakatulong sa mga teenage mothers o yung mga children na mga ina na? Ano-ano pong mga ahensya yung mga katuwang nyo rito, at ano-ano pong livelihood program ba ang ibinibigay sa kanila? Well, Maris, itong Protect Teen, it's a social welfare model of intervention na ang layunin, protektahan yung karapatan at of course itaguyod yung psychological well-being ng mga adolescent mothers at of course yung kanilang pamilya. Alam naman po natin na nakaka-apekto, no, doon sa psychological well-being ng isang individual, lalong-lalo na sa isang kabataan, yung maagang pagbubuntis. Nakaka-apekto ito doon sa kanilang academic performance, and worse, it might result to them dropping out of school dahil nga po, no, doon sa gusto nilang makaiwas doon sa embarrassment, and of course yun din sa economic challenges that the family might be facing. So itong Protect Teen na dinevelop ng ating ahensya, of course layunin nito, sabi ko nga po, improve yung psychological well-being ng mga kabataan, magkaroon ng mga family healing sessions, magkaroon ng family case management, mag-introduce ng mga livelihood or educational assistance sa kanila. Ganun din yung mapagpabuti yung kanilang mga kapasidad bilang mga maagang mga magulang. So ito ay ipinapatupad ng DSWD, katuwang ang mga civil society organizations, of course, local government units, particularly local social welfare development offices. Of course, yung programa ay may mga project components, kasama na dyan yung pagkakaroon o pagbibigay ng enabling environment, pagbibigay din ng supportive home environment para sa mga maagang mga magulang or yung teenage moms, gayon din doon sa kanilang mga partners. And of course, empowering, you know, yung mga adolescent mothers, because we wanted to provide them the right information para maiwas
o maiwasan din yung maulit yung pagbubuntis. Mm-hmm. Paano po nito na-address naman yung mga diskriminasyon and yung social stigma sa mga teenage mothers? That's good na mention natin na Marisa, no? Dahil one of the project components of the program is advocacy at pagbibigay nga ng isang healing environment for mm-hmm. our teenage moms. So magkakaroon din ng mga information sessions ang ating project para ma-inform, no, yung publiko na tulungan, na protektahan at suportahan itong mga teenage moms. Nang sa gayon nga po, mabawasan yung stigma, hindi po sila mahirapan na harapin yung kanilang mga responsibilidad as teenage moms. Mm-hmm. Maiba naman tayo ng kaunti, ano, ASEC, kaugnay naman po sa problema ng gutom ng marami nating mga kababayan. Kumusta naman po yung pagpapatupad natin ng 4Ps at iba pang mga programa? Para po sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, well, patuloy naman po yung pagpapatupad natin ng programa na ito. We have more than 4 million household beneficiaries still being served under this particular program. Of course, sila pa rin po naman ay nakakatanggap ng cash grants provided that they continue to comply with the specific conditions of the program. Apart from that, patuloy din ang DSWD sa pagpapatupad nung Walang Gutom 2027. This is the food stamp program, which will scale up its implementation this year from 3,000 beneficiaries. We intend to cover 300,000 beneficiaries across the country this year. Alam naman po natin that the FSP is one of the priority programs of the Marcos administration na naglalayon nga po na labanan yung involuntary hunger by providing food augmentation to the bottom 1 million households, batay po doon sa listahanan ng ating ehensya, na kabilang nga po doon sa food poor criteria na dinefine po ng Philippine Statistics Authority. Gayun din po, patuloy na nakikipag-ugnayan ang DSWD sa mga iba't ibang local government units para naman sa implementasyon ng supplementary feeding program na nagbibigay ng nutritious snacks and hot meals para po ma-augment yung regular meals ng mga children enrolled in child development centers and supervised neighborhood place. Gayun din po, nandyan yung Interagency Task Force on Zero Hunger at ang DSWD kasama ang mga partner agencies nito ay nagko-continue po, nagpapatuloy na i-prioritize yung implementation and monitoring ng nutrition-specific and nutrition-sensitive programs para po ma-address yung food insecurity sa ating bansa. So ilan lamang po ito sa mga programa na ipinapatupad ng DSWD kasama ibang ahensya ng pamahalaan para po maka-contribute sa pagtugon sa problema ng kagutuman. Alright, maraming salamat po DSWD Spokesperson and Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po at magandang umaga. Problema rin po ngayon ang rabies sa bansa. Sa datos ng Department of Health, 89 ang mga kaso ng rabies ang naitala mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Dagsa nga mga nagpapabakuna kontra rabies sa San Lazaro Hospital ngayong nagkukulang na ang supply ng bakuna. At may unang balita si Maki Pulido. Siksikan sa outpatient department ng San Lazaro Hospital. Tinitiis ng mga pasyente ang tindi ng init habang pumipila para maturukan ng anti-rabies vaccine. Ang iba, nakaupo na sa bangketa sa labas. Ganito man ang sitwasyon, walang reklamo si Gina na sinamahang magpaturok ang anak na nakagat ng aso. Dito raw siya pinapunta dahil walang anti-rabies vaccine sa health center o public hospital sa kanilang lugar. Nagpunta po kami sa hospital namin. Nirekomenda talaga ang San Lazaro sa amin. Nagkakaubusan po ng gamot sa amin. Wala po daw ngayon ang vaccine sa amin ng anti-rabies. Ganito rin ang sitwasyon sa lugar ni na Shaira. Malaking gastos daw kung sa pribadong clinic, kaya para libre, nagpunta sila ng San Lazaro. Eh, hirap ng buhay ngayon. Kaya mas mabuti na lang na magpa-tis-tis na lang dito sa Manila. Ang San Lazaro Hospital, inaayos na raw ang isang lugar sa loob ng ospital kung saan ililipat ang mga pasyenteng nakagat ng aso at pusa para raw di nakababad sa init ang mga ito habang naghihintay. Nakikiusap din sila sa mga pasyente na sundin ang schedule na ibinigay sa kanila para hindi maghintay ng matagal at para di rin makaabala sa iba.
Ayon sa tagapagsalita ng lungsod ng Maynila, hindi tumitigil ang kanilang anti-rabies vaccination para sa mga aso at pusa. Kung may pagkukulang man daw sa bakuna, handa silang punan ito. Tinutugunan din nila ang budget requirements ng ibang departamento. Paliwanag naman ang opisyal ng isang city health department na ayaw magpakilala, gipit ang supply ng anti-rabies vaccine ng maraming lokal na pamahalaan ngayon. Habang walang supply, nire-refer ang mga pasyente sa San Lazaro para libre. Hindi na raw kasi sila sinusuplayan ng Department of Health tulad ng dati dahil full implementation na ang Mandanas ruling kung saan dapat sagutin na ng mga lokal na pamahalaan ang maraming serbisyo tulad ng anti-rabies vaccine. Pero dahil daw nagkakagipitan pa sa procurement o pagbili ng mga anti-rabies vaccine na kailangang idaan ng lokal na pamahalaan sa public bidding, naantala ang pagdating ng supply. Ito ang unang balita, Mackie Pulido para sa GMA Integrated News. Tinalakay ang pagtaas ng presyo ng ilang produkto sa pulong ng ilang kongresista at stakeholders sa Kamara. Sabi ng mga producer, walang pagtaas sa farm gate price ng mga produkto. Pero pagdating sa palengke, tumaas ang presyo nito sa mga nakalipas na buwan. Sapatan man daw ngayon ang mga batas pero madalas ay hindi raw na ipatutupad. IK House Speaker Martin Romualdez, magkakaroon ng general review sa mga batas na may kinalaman sa agricultural producers, manufacturers at traders. Kailangan daw matukoy kung may batas na dapat amyandahan o i-repeal at kung kailangan ng mga bagong batas. Sabi ni ACSIS Party Representative Erwin Tulfo, kasama ito sa mga tatalakayin sa pagbukas ng sesyon ng Kamara. Bukas daw ang Department of Agriculture sa plano ng Kongreso. Ay sa grupong samahang industriya ng agrikultura o SINAG, dapat walang pagtaas sa retail price dahil walang pagtaas sa farm gate price. Ayon naman sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, kabilang sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga produkto ng mga retailer ang puhunan, labor cost at kuryente. Those who buy items which are not basic, no, or prime commodities, nararamdaman pa rin. But parang konti na lang naman kahit na nag-improve na yung ano ko, di ba? Yun, there are the few things which affects a retailer is number one, yung puhunan, the cost of the production side. Pag tumaas sila, natural, taas din kami. Sinasabi natin for the past 4 years, mababa na yung tarifa sa bigas, baboy, manok, and yet hindi naman bumaba ang presyo sa retail. Ang sinasabi natin, ang lens ng NEDA lagi lang sa imports as solution to lower prices na hindi naman nangyayari for the past 4 years. Eto, looking forward si Julianne San Jose na makasama sa concert stage si Asia Songbird Regine Velasquez. Naudlot kasi ang pag-perform sana nila together dahil no hospital si Julie. May unang chika si Aubrey Carampel. Up and about na si Asia's Limitless star Julianne San Jose matapos mo ospital noong Biyernes. Nakaramdam daw si Julie ng severe stomach pain at migraine attack. Dahilan para hindi siya matuloy na mag-perform sa concert ni Asia's songbird Regine Velasquez. Nakapag-rehearse na raw si Julianne the day before the concert. At looking forward na sana sa kanilang production number together ng kanyang Ati Reg. Pero nangyari ang hindi inaasahan. Pagising ko, bigla na lang ako nagsusuka. It went on for hours eh. Tapos sabi ko, ayoko muna dalhin yung sarili ko sa ospital kasi baka mamaya mawawala naman or whatsoever ganyan. Pero like talaga nung dire-diretso na, hindi na talaga tumitigil. Nagpa-ospital ako kasi tatakot din ako. Tsaka yung family ko natakot din sila. Even Ray was there, pinuntahan din niya ako sa ospital. Nangihinayang man sa hindi natuloy na guesting, nagpasalamat si Julie kay Regine sa pag-intindi sa kanyang sitwasyon. Siyempre nakaka-feel bad pa rin kasi talagang looking forward ako na makasama ulit si ate sa stage. Pagkatapos sumailalim sa ilang tests, ay na-discharge rin naman agad si Julie at may clearance na rin na magbalik trabaho. Samantala, very memorable and one for the books daw ang Sparkle Goes to Canada tour experience ni Julie. Kasama sina River Cruz, Barbie Forteza, David Licauco, Ruru Madrid, Bianca Umali at Bubay. Nag-extend sila ni River para makapamasyal. Nakapanood din daw sila ng NBA game at nasaksihan din ang solar eclipse doon. Plano raw ng Sparkle na dalihin ang show sa Amerika at sa iba pang bansa sa Asia. It is a very good experience kasi nagkaroon kami ng chance to
be with our global Pinoys and Kapuso abroad. Ano, napakasaya, napaka-fun, very entertaining, and sobrang mainit yung pagtanggap sa amin ng mga global Pinoys. Ito ang unang balita. Aubrey Carampel para sa GMA Integrated News. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na maayos pa ang ugnayan ni Vice President Sara Duterte at First Lady Liza Araneta Marcos. Mag-uusap kami ni VP Sara tungkol dyan para huwag niya masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro plansahin lahat itong naging issue. Tiwala rin daw ang Pangulo na maintindihan ni Vice President Duterte ang pagiging protective ng First Lady. Sabi rin ng Pangulo, mananatiling Education Secretary ang Vice. Piniyakyan ng Pangulo sa gitna ng mga panawagan magbitiw na sa gabinete ang Vice matapos magsalita ang First Lady laban sa kanya. Nitong Lunes, sinabi naman ni VP Duterte na labas sa kanyang tungkulin bilang opisyal ng gobyerno ng anumang personal na saloobin ng First Lady tungkol sa kanya. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.